I'm back, Balaku back. Welcome back to Cooking na Mama Reviews. And today in this video, i-share ko lang sa inyo mga papi yung dalawang pinaka recent purchase ko from Lazada. Okay, Docs, mga papi. So, yung unang-unang papakita ko sa inyo is yung car amplifier na pinurchase natin, which is the Kinetic KD-800.1. So, bakit pa ako bumili nito? Kasi, just to give you a short background, gusto ko kasing i-improve yung sound system ng auto ko. Kasi currently, ang nakakabit lang dun is isang pair ng Ryan Audio na separates. And dinadrive siya ng isang Sony head unit. So medyo nahihilawan ako sa tunog dahil puro high and mids lang. Kaya nag-decide ako na bumili o magkabit ng sub. So para makapagkabit tayo ng sub, syempre kailangan mo ng amplifier. And based din sa research na ginawa ko sa internet, itong ang KD-800.1 is sa tingin ko the best amplifier para dun sa subwoofer na bibiling ko. So as you can see, nabuksan ko na yung package na to bago ko pa ipakita sa inyo dito sa video. Kasi syempre kailangan natin i-check to bago natin pakawalan yung nag-deliver. Mamaya sira yung amplifier eh, di ba? Mahirap magbalik sa Lazada. So binuksan ko na to prior to showing you this video. Pero ito yung laman nito. So nandyan yung owner's manual niya. Dun sa owner's manual, dyan nakalagay yung specs nung amplifier. So ang hinahanap ko kasing amplifier is an amplifier that can drive around 200 RMS na subwoofer. So dun sa research ko, ito yung amplifier na match dun sa gusto kong sub. So kung makikita nyo yung specs nito sa 4 ohm load niya, this amplifier is capable of 300 watts na naka-bridge sa one channel. So, shoot na shoot siya dun sa subwoofer na gusto kong bilhin. And then, nakikita nyo naman yung other specs niya. Sa 2 ohm load, meron siyang 500 watts sa isang channel. And then, dun sa 1 ohm load, may 800 watts siya. Pero ayaw natin gawin yun kasi masusunog yung amplifier natin na maaga. So, dun lang tayo sa 4 ohm load at 300 watts na naka-bridge. So by the way, ang seller nito sa Lazada is the MBN Car Audio. So ang price nito is 4,398 pesos. Pero syempre may delivery charge ka na 82 pesos. So all in all, this is around almost 4-5 yung total price to amplifier. So pag binuksan mo yung amp sa loob or yung box, makikita mo yung amp na naka-plastic. Syempre to protect the aluminum casing, and then makikita mo yung Kinetic logo dun sa ibabaw ng amplifier. I believe yung Kinetic brand is a local brand na gumagawa ng mga audio components dito sa Philippines. Correct me if I'm wrong, kung mali ako, pa-comment na lang dyan down below. And then dun sa package niya, meron siyang kasamang remote control. Hindi rin ako masyadong magaling or marunong sa installation ng car audio, pero I believe this will actually control the loudness of the amplifier. So hindi ko alam kung paano ikabit yan, papakabit na lang natin sa installer. Tapos meron rin siyang kasamang wire for the amplifier. Hindi ko alam kung para sa itong wire na to, pa-comment na lang rin. Pero bahala na yung installer. So, dun sa isang side ng amplifier, dun mo makikita yung output and input niya galing sa head unit. Meron din siyang control sa gain, phase shift, and then may bass boost rin siya. And hindi ko alam kung para saan itong subsonic na to. And then, yung port for the cable remote. So, dun sa kabilang side naman, makikita mo yung output papunta sa speaker. So, speaker output, dun mo makikita. Andyan rin yung mga fuses, and then the other connection for the power, for the ground, and for the positive. So, ipapa-install na lang natin yan, and ibabalik na muna natin sa case. Mag-stay kayo sa video na to, and I'll show you kung paano i-install to nung gumagawa ng sound setup dito sa lugar namin.
Okay, Doc. So, yung next item na binili natin to complete our budget meal setup is the JBL Stage 1010. As you can see, 1010, ibig sabihin 10-inch subwoofer. As nakikita nyo naman, 250mm 10-inch high-performance car subwoofer. So, itong subwoofer na to, maski na high-performance siya, hindi nito babasagin yung wallet mo kasi hindi siya ganun kamahal, hindi kapares ng mga ibang brand like yung Kicker, yung Pok Audio na libu-libong ang gagastusin mo. Itong speaker na to is around 2,998 lang sa Lazada with 70 pesos delivery charge. So, di ba? Hindi siya masyadong mura pero hindi rin siya ganun kamahal. So, titingnan natin yung performance niya. So, looking at the spec sheet. So, 10-inch na. This is a 10-inch component subwoofer which can handle 4 ohms of impedance and then polypropylene cone yung material na ginamit sa kanya, sa cone niya. And then, meron rin siyang rubber surround. And this particular sub can actually handle 225 watts RMS. So, pero ang maximum power handling nito, it can handle up to 900 watts. So usually, pagka bumibili tayo ng mga speakers and amplifiers, yung mga manufacturer, ang binibina nila yung peak handling power. So 2,000 watts, mga ganon. Pero dapat talagang tinitingnan natin yung RMS o yung root mean square. Kasi yung continuous power handling or yun yung continuous power na kayang i-handle nung subwoofer nyo or kayang i-output nung amplifier nyo. So, it's important na yung RMS ang tingnan natin. So, pag pipili rin tayo ng sub, syempre, 20 to 50% yata na mas mataas yung RMS dapat nung amplifier nyo versus yung sub nyo para hindi natsotsope yung bass. Further dun sa box natin, mukhang yung adhesive back foam gasket lang yung kasama niya. Hindi ko alam kung saan napunta yung manual. Pero yun, wala siyang manual na kasama. So, ibalik muna natin itong Stage 1010 na JBL natin. And then, samahan niyo ako. Pupunta tayo dun sa installer. And then, set up natin itong base natin para may base na tayo sa auto. Yaba! Tara, samahan niyo ako. Pa-set up na natin itong budget meal sound system natin. So, dito tayo sa sound tricks. Magpapasetup ng sounds kasi ito yung alam kong nagsesetup na medyo budget meal ang sigilan. So, kinote niya tayo rito sa build na to na 2.5 for the box ported dyan and then naka-tune sa JBL Stage 1010 and then another 1,500 for the installation fee kasama yung mga wirings at saka lahat ng gagamitin niya to install the sub. So ayan, makikita natin, pinasok na yung sub sa loob ng compartment. Medyo malaki yung sub natin, pero okay lang, kasya naman siya sa compartment, may malalagay pa rin tayo. So, hindi naman masyadong malaking issue yun for me. Dahil, usually, wala naman talaga ako nilalagay sa compartment. So ayan, dito nakikita natin, i-install niya na yung mga kable, yung mga wiring, pagagapangin niya yung papunta sa head unit. Yung black wire palang kasama is actually for the remote control of the amplifier. So, tatanggalin niya yan later on, yung center console para padaanin yung linya. And then, yung amplifier na pagkasunduan na lang namin na ilagay sa passenger seat instead of ilagay sa may box ng sub. Kasi sabi niya, pagka palaging naaalog yung amplifier, baka masira. So, mas safe siya kung ilalagay na lang sa ilalim ng passenger seat. Medyo hesitant rin ako nung una kasi baka mamaya, alam mo na, minsan nag-uulan rito and then
meron kang dadaanan na may tubig, baka madisgrasya, mapasukan ng tubig yung kotse mo, so dali yung amplifier mo. Pero siguro, mag-ingat na lang tayo, ganun talaga. Pagka meron medyo malalim na tubig, hindi na lang natin dadaanan yon. So ganun na lang mangyayari. So ayan, yung nakikita nyo rito, pinagapang na yung power cable papuntang from the battery going over to the amplifier. So, ayan, nilusot nila dun sa firewall. And then, papunta rin sa battery, nilagyan niya na lang fuse. Tapos yung power line na yon, i-install nila yon sa ilalim ng carpet. Para hindi kita, syempre. And then, bubutasin ng konti yung carpet. Maski ayaw ko man gawin yon, kailangan kong gawin. Bubutasan nila para tumuloy yung power cable papunta dun sa amplifier. So, dyan yung nakikita na ini-install na yung power cable, yung remote cable, and then yung ground. So, dito pinag-uusapan namin kung anong klaseng amplifier yung meron ako. This is a mono amplifier, so automatic naka-bridge na siya. So kayang-kaya niya yung 225 RMS na sub kasi 300 watts RMS to sa 4 ohms. So by the way, itong Soundtricks, meron tong FB page. So kung gusto nyong malaman yung mga details nila, magkano yung installation, kung ano yung mga pwede nilang gawin sa shop nila, i-visit nyo na lang yung FB page nila. Ipo-post ko to yung link dito sa vlog natin. And for those of you na bago dito sa channel ko, nadaan kayo, kung nagustuhan nyo yung content, please don't forget to subscribe. And also, of course, click the bell button para alam nyo kung meron ako mga bagong upload dito sa channel natin. Thank you guys. Dito, tinutono na natin yung sub natin. So, tinitimpla na niya na. Tinitimpla na ni Jan dun sa head unit natin na Sony. So, hindi naman ako masyado maarte sa sounds eh. Ang purpose ko lang talaga rito or ang goal ko lang dito is magkaroon ng bass sound yung kotse ko para hindi masyadong hilaw yung tunog, na hindi puro mid and highs lang yung naririnig natin. And based dito sa quality ng sound na narinig ko sa JBL, satisfied naman ako, although kailangan pa nating palitan yung rear speakers natin kasi meron tayong 6.5 na rear speakers na Ryan Audio na sobrang antigo na. So medyo gumagaralgal yun. So siguro sa susunod na project natin, papalitan natin yon para talagang quality na yung or malinis na yung tunog ng sounds natin. So ito, nasa bahay na ako nito. Na-test ko na gaano kalakas yung sub ko and kung gaano kalinis yung tunog. Ayan o. So, naririnig ko yung garalgal ng Ryan Audio na luma. So, papalitan natin yan. Sa susunod na vlog, papakita ko na lang sa inyo. So, maghanap tayo ng 6.5 na coaxial speaker sa Lazada. And, yun yung papalit natin dito sa Ryan Audio natin na basak-basak na. And that's it for this vlog. Sana nakatulong tong video na to or itong vlog na to for those of you na naghahanap ng speakers and amplifiers online. And for those of you na gusto mag-install ng sub sa mga kotse nila. So hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching guys. Remember to subscribe. Spread the love.